Again, yung sabi nga nila, signature playstyle nila. Okay. I am excited dito sa Piu Kimi na nakita natin kahapon. Na pwede mag-piu-piu-piu-piu-piu. And sanay din ang Signal Ultra sa mga tank-based heroes. Favorite hero ni D ang Grock. That's Season right. 1 pa yan. And highest pick ni Tets dito ang kicking. Akai. Tapos wow. I-setupan pa ni Design niya ng Alice niya dito. So, the terms of sustainability, perfect composition for the side of Signal Ultra. Pero, looking at finesse solid, ang sakit ng burst damage nila early game dito. Okay. Now, they're considering last set of picks, like the Gushen, as well as the Minotaur. So, ito yung medyo tricky kasi Signal Ultra, nakuha talaga nila yung signature hero sila dito. I think Majin was really on point with this na sinabi niya na yung mga signature at mga gustong comfortable na playstyle ng Signal Ultra makuha nila, and then we'll top it off with the Leomord as well. Tapos meron ka pang Kimi. Is Finesoid ready for the Kimi, however? I'm gonna ask you guys kasi last pick nila dito, Minotaur, decent answer to a Kimi or anything na malambot. You just control it with the Minion Fury, and you also have the Gushen for Carl. Is this the correct recipe to deal with the Kimi? That's my question for you. To deal with the Kimi, I think Finesse got one of the key ingredients, okay. Yung Lolita. Block off all the damage from the Kimi, zero damage yan. Good point. Very good point. So, with the Bulwark, right? Yeah, the Bulwark is gonna be so important in this fight. Bukod sa Bulwark, meron kang Dark Knight Falls coming out from Levi, tanggalan mo ng sense of sight si Kimi. Wala siyang mababaril. Very good point na sinabi niyo dito, Manchon. But again, these are ultimates that you're talking about. Yun ang question eh, paano kung hindi na nga nila naland yun? Which is more than likely versus Signal Ultra. Dahil ang Signal Ultra ay hindi naman yan putyo-putyong team lang. They're actually a very top team. They know how to handle it. So now the question is, who are we going for game number two? Paring Rockheart, can you start with your predictions? And my heart says Signal, but I have to go with Finesse here. Okay. Just because of, I think nakakatakot yung Kimi because of the win rate. But again, they do have the tools to deal with it. And as long as they can pull this off, as long as they can play safe earlier on, they should have an advantage. Yeah. I'm looking at a 20-minute game. And usually, kapag 20-minute game, Signal Ultra ang nananalo. Pero sobrang taas ngayon ng momentum. Yeah. Ng side ng Finesse Solid at nakuha nila yung lahat ng setup para dun sa Gusha ni Carl, the Minotaur. Kaya Finesse Solid ako dito. Finesse Solid 2-0 na. Zendex, will you go for a clean sweep pa dito sa panel? Unfortunately, hindi. I'm going with Signal Ultra dahil I am predicting na mag-abot ang late game purely because na call ng Grock as well as the Kimi. And ang ganda rin ang protection nila around the Kimi. Okay. So, yeah, Signal Ultra to. Signal Ultra. So, 2-1 split for the panel for now, but Finesse Solid sided pa rin. So, mukhang 2-0 yata for Finesse from the panel. But of course, iba pa rin naman pag nakita natin action. Ipapasa na natin yan sa ating mga casters. Zeus and Butters, take the floor. Isang napaka-exciting na pagbati po sa inyong lahat. At syempre, heto naman kami muling nagbabalik sa inyong harapan para matunghayan ang laban between Signal Ultra versus Finesse Solid. Kami ang maging shoutcasters nyo for this game. My name is Zeus. And I'm Butters, the official dairy product of PH Esports. This is game number 2. Signal Ultra versus Finesse Solid. The question here is, will the magkaroon ba ng game number 3 o mato-2-0 na ba to ng Finesse Solid? I think sa lahat ang pinapakita dito ng Finesse Solid, they can take this to a 2-0. Tapusin na nila to and head on straight to the grand finals against Brent Esports. But Signal Ultra, hindi nila hahayaan yon view dito, mga kaibigan. Ay, naupo si Dale! Ako, pinagpaparin kagad dito, mga kaibigan! A first blood has been taken by Finesse Solid kagad. Hindi pa natin napapakilala nga sila. Pero grabe naman po ang ginawa doon ni Kuya Fiu kagad. That aggression na pinakit nila onto the middle lane. Pero ito, syempre, napakilala muna natin ang kanilang mga hero lineup para Signal Ultra. Fiu with Akimi, D with the Grock, Desanya with the Alice, Tets naman dito para kay Akai, Yaku with the Leomord. For the side of Finesse Solid, it's going to be Dale on that Harith, Buwas na Lolita, Levi on that Helkert, Lex on the Minotaur, and Carl as the Gushen. At nagkakaroon tayo ng invade dito coming out from Signal Ultra. They're just addressing or pinapakita nila dito, nag-flex sila ng muscle. They're showing their dominance dito sa pag-invade nila sa jungle monsters dito ng Finesse Solid. Pero Lex has something to say about that. Grabe, nakuha pa rin nila dito. Ang jungle dito, mga kaibigan. Dapat ang gawin talaga ng Signal Ultra, i-sustain nila yung kalamangan na nakuha nila. Naka-first blood na sila, lamang na sila sa gold. Dapat dire-diretso ito. Dapat habang tumatagal, dapat palamang sila ng palamang. Habang tumatagal, lalong lumalamang yun nga yung game plan dito.
Pero Signal Ultra naman kasi, kumbaga, team fight oriented yung kanilang lineup ngayon if you think about it, and Finesse solid. They do have a lot of pick-off capabilities. Lalong-lalo na si Carl dito. Carl, we've seen it time and time again against team fight oriented lineups. Lagi siya nakakapitas na maganda, and di dito trying to go for Carl, pero boo! Siyempre, hindi niya naman nahayaan na mag-angster lang dito yung kanyang teammate. Pero parang dito napakahirap. Ang ganda sana ng lineup ng Finesse solid eh. Carl with the cushion, tapos plus Harith na napasakit niyan. Pero hindi lang natin alam kung effective ba ang ganitong lineup kasi mag-aagawan sa farm ang cushion at Harith. Kailangan tumaba ang isa sa kanila. Diba? So tingnan natin kung paano lang ma-maximize ang kanilang ang kalamangan pagdating sa hero picking, pero pagdating sa farming, ilumalamang ang Signal Ultra. And speaking of paglamang, ito ang isang way na paglamang. Get the turtle for yourselves. Signal Ultra dito, going for that. But on the top lane, meron tayong away dito. Levi trying to go for the Sanya. Sanya with that ultimate. Pero wala magkakapatayan sa kanila dito. Pero going in. Wala na ultimate dito. The Sanya is the first blood para sa ating game. I know. Ito ba? Sabi lang banda, sila today. Mamaya na natin pag-usapan yan. One for one, okay. Trade plus a tower. Pangayata okay. Dito sa middle lane, mga kaibigan. Pinagbabaril na lang sa go ni Kuya Pew. Ang tower dito, pero mukhang hindi pa rin yata sa bat. Oh, Carl! Oy, pero sabi nila dito, Carl, agot na mo, Gorsier Kapala! Ay, yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi pa pwedeng pumasok ng bass na bat ng Signal Ultra dito. Signal Ultra, syempre, hindi nila hahayaan na makuha ng Pinesolid yung kanilang gusto. Sayang, ang ganda sana na nga. Plano doon ng Finesse solid na akuha sila ng team sa top lane, pero sagot kagad si ano si oy, si Kuya Carl. Oh, si Fiu na ulit dito, grabe that Fiu will go down. Fiu will go down. That's on the other hand, wala siyang ultimate dito. He's trying to run away as fast as possible. And Carl going in, one charge stopping everyone, pero di dito tingin ko wala na siyang pagtakas, mga kaibigan. Power of nature, bato mo na yan. Oy, naku po, hindi na lang. Oy, grabe, nadadash po mga kaibigan. Still alive and kicking si Kuya E, pero patay pa rin. Patay pa rin siya by the hands of Kuya Carl. Pero sa top lane naman dito, one on one pa rin ang bakbakan with Alice and Levi. Naku po, Yako, tamang farm lang din. Level 6 na pala. Kuya Yako natin dito. Kailangan mag-snowball din to si Yako dapat as early as possible. Oo. Siya ang source ng physical damage output ng Signal Ultra. Iniiba na Signal Ultra yung approach nila ngayon. Kung kanina, head-on collision yung gusto nila, now, they're trying to play this passively. Ayaw nilang tapatan yung Finesse Solid team fight. Kasi technically, nakita nila kanina mas malakas talaga yung Finesse Solid sa team fights. Oo. Ito naman, si Lex Taupo, Minohongan Fury, ang ganda ng pagkaset. Followed by Yuna Blast, tama ba? Death tinamaan talaga mga kaibigan. Still alive and king pa rin si Lex dito. Napag-flicker out pa rin. Backup naman si Kuya Pew. Carl, napatay nila sa wakas na parusahan nila. Ang gusto ni Carl, naiwan si Boo mag-isa. Iniwan na lang at double kill pa para kay Pew. Nakakabawi na naman dito bigla ang Signal Ultra sa 2-0 at walang napatay doon ang Finesse Solid sa engagement na yon. Maganda ang pinapakita ng Signal Ultra dito. They're winning fights without Yaku dito with the first item na meron siya dito. That is the first core item. Yaku on the other end is staying on the bottom lane, keeping the pressure up. Ngayon, paano sasagutin ng Finesse Solid to? Pressure is coming from all the lanes na meron dito ang Signal Ultra. Parang magkakaroon ng game number 3 pagka di talagang dinire-diretso na Signal Ultra ang kanilang kalamangan with a 4k gold lead plus 1 kill away from Finesse Solid. So tingnan natin ngayon dito, kailangan lang muna siguro ng Signal Ultra objective. Pero nako po, si Boo pinagtsaga nila even though nalulita yan mga kaibigan. Lex walang charge. Ito na, papalag pa rin mga kaibigan. Tinawag si Marfiel, tail dito, pinatakbo si Kuya Kimi. Pero yun, Helcurt, auto backup. Lex wala nang buhay, pero may pinatay talaga ni Kuya Yako. Nako po, mamaubos at Finesse Solid dito. Tail na lang mag-isa na titirang buhay. Pero he will go for Pew. Oh, wipe out ngayon at minyak pa. Para ayako talagang totoo yan mga kaibigan. A beautiful wipe out para sa Signal Ultra. Yako dito ang nilalabas na ang kanyang mga pangil. Siyempre hindi siya papayag na makakuha ng easy 2-0 Finesse Solid dito. Signal Ultra, they're marching towards the second turret dito sa may middle lane. Na Signal Ultra, nagkaulian dito sa kumutit with a hurricane dance. Pero ito, Dumina Blast, hop, may flicker, hindi siya aabot, yeah, pero Yaku and the others will just go back. They will just back off, and sabi dito nila, Carl, sige, tag-back sila. Since ginawa nila yon, let's go straight for our jungle, kahit papano, let's try to lessen yung kalamangan dito ng Signal Ultra. Yup, 6-10 ngayon ng score. And ako po, 7k gold lead na. Tulad na pinag-usapan natin sa early stage, dapat ang Signal Ultra, yun lamang nila, palakihin nila ng palakihin habang tumatagal. Hindi yung pinibigyan pa nila pagkakataon, Finesse Solid na makabangon. Tulad ngayon, yung map control nasa kanila na. Walang space. Oy, dito, Yaku pero dito, to. Nagkaulihan mga kaibigan, Barbiel tinawag dito. Oh my goodness! Carl, going in! Pero na double mage combination!
Carl and Dale will take down Yahoo. Carl Dale connection, parang Kagura Gusion din. Ngayon naman, this time, Harith Gusion connection. Pero ito naman sa on to the top lane, Alex with the design. Levi, kamunti ka na. Kamunti na lang, napag-recall ka agad sa base. Pero ito, lalaban ang ganda na setup dito, ang ganda na setup. Lalaban ng Finesolid, Boo going in. Hindi niya alam, may dalawang tao dito, D and Tets, ang dalawang Brusco. Pero Boo will go in, trying to actually stop the push coming out from them. Boo gets caught out. Carl dito, on the back lines. He was trying to take them down. Lex with a three-man ultimate. Levi on the other hand is falling very low. Walang follow-up na mga kaibigan. Lex, Dale, trying to save this fight. Tignan natin mga kaibigan kung ano magagawa nila. And Few just going for Dale. Dale with the dashes, he will get out. Ang dami na ba itong skill doon? Sadly, wala nagkapatay. Walang napatay, mga kaibigan. Isa-isa lang, si Bulang, si Lolita lang. Pero yun, back to objective pa lang. 7 minutes pa lang, di naman tayo. Turtle pa rin yan. At pagkatapos nito, Lord na. Fallen Lord na ang lalabas dito. Naku, yun ang mas exciting. Diba? Levi. Levi, kailangan mo umabol ngayon. Ito yung pinaka-problema nila. They need Levi to actually go online. Dale and the others, they're trying their best to stop this para kahit papano is not okay para kay Levi. Pero Levi dito, hindi talaga binibigyan ng espasyo. Tama ka dyan. And if you're going to take a look, wala pang nababasag na tore ang Finesolid dito sa laban ng game number 2. Pero tingnan natin, pagdating naman sa kills, 7-11 na po. Lamang sila ng 4. Sa gold naman, ito malaki. Malaki. 10K-ish. Kanina 7K, ngayon 10K na. Lightning Traction will go to Desanya and damage na naman dito for the side of Signal Ultra. Teamfight capability ang pinapayagal ng Signal Ultra dito. Ayaw nila na head-on collision. Gusto nila yung mga smart teamfights. And I do like that from the side of Signal Ultra. They will catch out Lex dito, mga kaibigan. Nako! Si Kuya Lex! Desanya with the ultimate nandun sa may gitna. Harry dito trying to take him down. Carl as well. Boo! With the minum blast! He has a flicker! Catch it down 3! At eto na, mga kaibigan, ang paglaban ng Finesolid. Let's see going in! But Boo has something to say about it. Pero sabi na Signal Ultra dito, walang easy 2-0. Hakayaan namin kayo umabot ng game 3. Face, pero yun na nga talagang napatay ni Dale, pero double kill pa para kay Few. Meanwhile, mag-isa na lang dito si Levi na buhay. Napatay niya si D, pero tingnan natin dito si Few. Home objective lang, tier 3 turret. Ang plano sana ni Kuya Levi doon ay mag-segue push sa top. Kaya kung bakit nahirapan sila sa engagement sila Kuya Lex doon. Naipit pa agad si Kuya Lex. Ako po, sayang. Pero ang ganda na pinapakita ng Signal Ultra dito. Dominant sila for this game. Lex, on the other hand, has been showing us a lot of good ultimates. Nakakauli siya ng 3, nakakauli siya ng 4. Problema, hindi sapat yung damage output dito ng Finesolid to back that up. Lord, resurrecting soon. Pero siguro din dahil si Carl hindi rin nabigyan. Kaya gito yan, sinasabi yan. Pagka Gusion Harith ang pick, medyo mahirap pagsabayin. Kasi isa sa dalawang yan, malilit ang farm. Diba? Yeah, it's a bit too greedy. Kumbaga kung Zaman Force lang yung haasahan mo kay Dale. Pag walang farm ang Harith, wala din damage halos yung second skill niya. Alam mo yon, parang it defeats the purpose of getting that Harith din in the first place. So right now, we're seeing Lex. Si Tets dito will actually spot him out. Oy, anyway, go matago for the 1,000-pounder. Tingnan natin Alex dito kung meron maibaba itong... Pero si Dale ang mamamatay pa sana doon. Ako, sabi ko na nga ba mga kaibigan na mega kill pa para kay Few na well played doon para sa Signal Ultra. Nilibang nila si Lex habang pinapatay nila si Dale sa kabilang banda. And madaling hulihin yon for the side of Signal Ultra. Doon sa teamfight, doon sa skirmish na yon against Dale, well, pick off actually. Kahit makapag-dash out si Dale, aabutan at aabutan siya ng Kimi dahil doon sa mga skills niya. And at the same time, the ultimate. Yep. Lord has been slain na nga dito, Kuya Butters, on the side of Signal Ultra. Ito na ang tinatawag natin na baka magkaroon na nga yata talaga ng game number 3. Pero papayag ba ang Finesolid na mabigyan sila ng isang talo dito ngayon sa laban na to? Ito na ang pagkatok ng Signal Ultra sa pintuan ng Finesolid. Paano lalaroin ang Signal Ultra to? There are two options. Pwede nilang i-ride yung momentum ng Lord. At the same time, they can go to another lane, try to take that out. Pero I think for now, it's going to be the bottom lane kasi yung top lane medyo nakapush sa nila. Yun lang. So natapagsabayin nila dito, bottom at mid, mga kaibigan. Pero ito na, papasok na ang isang siege minion. Op, sa bottom lane. Going to be the cannon, taking down the tower. Basta, hindi na ito na ang problema, mga kaibigan. Desanya will go in with the ultimate, pero grabe yung utilization ni Lex! They will take down Kimi! Pero yung Lord, mga kaibigan, tingnan natin yung base dito, pinaliwala! Yung Lord, magkakasalanan! Ay, naupo! Naupo! They're trying to stop it! They're trying to stop it right now! Naupo! Will the Lord get it? Yes, they will! Signal Ultra takes this into a game number 3!
Grabe naman mga kaibigan, and that's what we called Winyon plus a Lord. Grabe, Winyon talaga. Signal Ultra pulling out all the stops para mapigilan yung snowball na ginagawa dito ng Finesse Solid, and things just got more interesting.